fire signs. Tingnan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makarelate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail, ang ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet, ng ating Tiara's Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Alian Reyes. So mayroon tayo ditong no facts. Never has the facts, makes shit... lie. So may nagsisinungaling po sa'yo dito. Pwedeng may mga tao dito na kung ano-ano yung sinasabi sa'yo, pero pag hinanapan mo naman sila ng evidence, ng proof, wala naman pong maipakita. So pwedeng may mga naninira towards dito sa relasyon ninyo, ng family mo, ng friends mo, or sa love life mo, pero ayun lang, hanggang salita lang sila. Wala silang mapakitang ebidensya. So basta ikaw dito, fire signs, huwag ka basta-basta maniniwala, huwag kang magpadala dun sa emosyon mo. Kailangan, okay, kailangan logical thinking, okay? Critical thinking dapat. So tingnan mo, meron bang ebidensya na pinapakita sa'yo yung taong to, or haka-haka niya lang yung mga sinasabi niya sa'yo. So huwag kang mabilis mapaniwala. Tingnan natin ano pa yung mensahe para sa'yo. We have jackpot. Okay. And we have Carless. So may isang tao dito na pwedeng nagpapanggap siya na mayaman, nagpapanggap siya na nanalo siya sa isang ganito, pero ayun, pwedeng nagpapalibre naman po sa'yo. So parang sinasabi niya may pera siya, pero di mo naman ramdam yon. Maaring nga sa'yo pa nangungutang yung taong to. Ikaw pa yung gumagastos pag nagkikita po kayo. So tingnan mo rin yan. Sinasabi ng isang tao na may case siya, na may kakayahan siya, na may kayamanan siya, pero hindi naman yun yung pinapakita niya sa'yo. Yun lang yung sinasabi niya, pero hindi niya maipakita sa'yo itong mga sinasabi niya. Kaya huwag ka pong maniniwala. Yung iba sa inyo, pwedeng ito ay nakakausap po ninyo. So kung meron kayong ka-talking stage, pwedeng ito yung sinasabi ng ka-talking stage ninyo sa inyo, na meron siyang pera, ganito ganyan, pero nanghihingi naman po sa inyo ng panload, nanghihingi sa inyo ng something, you know, na monetary ba. Kaya mag-iingat po kayo. Tingnan natin kasi baka pinapasakay lang po kayo. Check natin. Mensahe pa po natin para ngayong araw. Mensahe natin kay Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius. We have Queen of Cups. We have Queen of Wands. And meron tayong Five of Swords. Ayan, may tao nga talaga dito na niloloko ka. May tao dito na kung ano-ano yung sinasabi sa'yo. Pero, wala naman talaga. Wala siyang ebidensya. Wala siyang maipakita sa'yo. So, yung taong to, binobola ka lang po. Dinadaan ka nito sa emosyon mo. Minamanipula ka na hindi mo alam. Fire signs. Ganun naman talaga, maraming tao na namamanipula na hindi nila alam na namamanipulate sila ng isang tao. Kaya po, pag-isipan nyo talaga yung mga gagawin po ninyo, mga sasabihin ninyo at mga hahanapin ninyo towards this person. Tingnan natin. Pwede rin kung may pinalakad kayo dito na papeles, sinasabi na nilalakad na pero totoo hindi pa. Pagdating naman sa iyong pamilya, kamusta po pagdating sa pamilya? We have Temperance. Meron tayo ditong Nine of Wands. Okay, pagdating dito sa family, parang lagi may nagsisinungaling talaga. Hindi ko alam, fire signs, kung bakit parang napapalibutan ka ng mga tao ngayon na mga nagsisinungaling, na mga hindi nagsasabi ng totoo sa'yo. Ayan din o, pagdating dito sa family mo, maaring meron ka nang nalaman, pero hinihintay mo lang na sa kanila manggaling. Okay, na sila mismo yung umamin sa'yo. We have Six of Pentacles. Pwedeng ito ay about sa pera na binigay mo sa kanila or pinahawak mo sa kanila, saan ba nila ginastos. Ayan po, parang hindi nila maipaliwanag ngayon kung saan nga ba napunta yung pera na pinadala mo. Diba? Kasi pwedeng meron ka talagang pinaglalaanan nun, pero mas inuna mo sila. So ayan po, parang medyo matagal na din nagtitimpi yung iba sa inyo pagdating dito sa pagsusustento sa inyong family. So meron po dito kayo yung breadwinner, pero parang hindi nyo feel na pinapahalagahan po yung inyong binibigay. Tingnan natin, ano pa yung mensahe? Mensahe po natin, spirit guide, pagdating naman sa mga kaibigan. Mga kaibigan po ni Fire Signs, we have Six of Wands.
Meron tayo ditong the moon. At mayroon tayo ditong 9 of cups. Ayan. So, meron ka naman pong mga kaibigan dito na maaari na sila po ay mayroong mga, ano ba, may mga nangyayaring mahalaga sa buhay nila. Tapos, happily sila na ini-invite ka. Happily po sila na binabalita sa'yo kung ano yung mga achievements nila. Wala akong nakikitang pagmamayabang dito. More on, natutuwa sila na nasabihin na ibalita sa'yo kung ano yung na-achieve nila. Maybe gusto ka nilang ma-inspire. Ayan po. At meron din naman dito, ayun, kasi diba nga, ito yung ano natin eh, yung energy na pinapakita sa atin dito. So, yun, pwedeng may mga kaibigan ka rin dito na nagsisinungaling sila about naman doon sa kanilang mga achievements na nare-receive. Or achievements nila sa buhay. Pwedeng wala nga silang achievements, pero yun yung sinasabi nila sa'yo. Ayun, may natatakot dito na malaman mo yung katotohanan. So, ayun, meron nga din talaga dito ng mga kaibigan mo na nagyayabang lang talaga sa'yo. Tingnan natin. May nako-confuse kasi dito. Siguro kaya inuunahan ka na niya na magsabi siya ng mga achievements niya sa life para pag nagsabi ka, hindi siya mapapahiya. Alam mo yun, na nauna siyang nagsabi ng kanyang mga achievements in life. Tignan natin. Pero meron talaga dito na mga kaibigan mo ha, fire signs, na talaga naman po na may mga na-achieve sila sa life nila at happy nga sila na binabalita nila yun sa'yo. Hindi yun pagyayabang kung hindi. Ayun, natutuwa lang sila na, alam mo yung kahit ang dami nilang pinagdaanan is nangyari pa rin yung mga inaasam po nila, yung mga goals nila. Tignan natin pagdating naman sa love life mo. Sa love life naman, we have King of Swords. Meron tayo ditong 10 of Pentacles. Tapos, meron tayo ditong Page of Cups. Ayan. So, ang nakikita ko lang dito is, yung person mo, yung karelasyon mo, is ayan po, sobrang, ano sa'yo? Sobrang secured. Security yung binibigay niya sa'yo. Maloko lang tong person mo. I mean, parang mahilig. There are times na parang, ganito na lang. Sa ibang tao kasi, cold siya. Sa ibang tao, parang napaka-strict niya. Pero pagdating sa'yo, ayan po. Kuha-kuha mo yung kahinaan itong person mo. Tapos ang dami-dami niyang mga pangarap na, sabi natin, mga pangako na sinasabi sa'yo. So, tingnan natin kung matutupad niya ba yung mga pangako na yan. Pero kasi we have 10 of Pentacles here. So, nakikita ko naman kung ano yung mga sinasabi niya sa'yo, yung mga pinapangako niya sa'yo, or yung mga goals niyo daw together, is nakikita ko naman na i-achieve niyo talaga ito. We have 10 of Swords. Ayan. Kaya lang kasi, meron tayong 10 of Swords dito. Maraming pinagdadaanan yung person mo. Ayan. So, pwedeng dito sa energy natin na to, yung person mo, siya yung mas gumagamit ng isip pagdating dito sa inyong relasyon. Ayan. Pero diba sinasabihan kita dito kanina na mas gamitin mo yung isipan mo, yung critical thinking mo kesa sa puso mo. So, pwedeng ganito din yun pagdating sa energy dito sa inyong relationship. Nasa sa'yo yan kung gagamitin mo ba, mas gagamitin mo ba yung puso mo o yung isipan mo, fire signs. Tignan natin. Sabi ko nga, pwedeng may namamanipula dito pero hindi nyo alam na namamanipula po kayo. So, tignan nyo kung ano ba yung mga patterns ng person mo. Ano ba yung mga ginagawa niya? Ano ba yung mga sinasabi niya po sa inyo? Tignan natin. Kasi somehow, no, may positive energies dito but somehow, meron ding negative energies pagdating sa inyong relationship na pinapakita po dito. Tignan natin ano pa yung mensahe. So, sabihin natin kung ikaw sobrang vulnerable mo sa person mo, yung person mo, hindi siya ganun ka-vulnerable sa'yo. Maaring marami ka pang hindi nalalaman towards sa kanya. Tignan natin pagdating naman sa iyong kaperahan. Sa iyong kaperahan naman, we have 6 of cups. So, yung iba sa inyo, marami na kayong namimiss dito na ginastos po ninyo. Marami kayong pinanghihinayangan na pera. Ayan yung nakikita ko sa inyo dito. Pero kasi parang tinatatak nyo din sa isipan ninyo, fire signs na hindi. Mababawi ko rin yung mga pera na yun. Marerecover ko rin yung mga pera na ginastos ko. Ayan. Pero kasi hindi nyo talaga maiwasan na hindi ba manghinayang doon sa mga pera na ginastos po ninyo na maaring mas inuna mo yung ibang tao. Para kasing hindi ikaw yung mas nakinabang nung kalakihan ng iyong pera o kagandahan po ng iyong kita. Ayan, so ngayon mas nagiging matalino ka na dito,
mas nagiging maingat ka na pagdating sa iyong kaperahan, sa pag-handle ng iyong money. Check natin pagdating naman po sa iyong career. Ayan, pagdating naman po spirit guide sa career ni Fire Sign. Sa career naman po ni Fire Signs, we have 7 of Cups. Meron tayo ditong 5 of Cups. Okay, pwedeng may mga opportunities kayo na pinalampas. The Hierophant. Okay, nanghihinayang yung iba sa inyo. In 3 to 5 months, nakikita ko dito, maaring may paparating po na opportunity sa inyo. Up to next year yan. Next year, first quarter. Yung iba po sa inyo. So, nasa sa inyo kung tatanggapin nyo po yan. Okay? Marami din, nakikita ko din dito, sa current job ninyo, marami kayong mga kinonsider talaga. Marami kayong sinasaalang-alang. Kaya po, yung iba sa inyo, hindi pa rin kayo umaalis dito. Meron din naman, parang pinipigilan po kayo. May pumipigil sa inyo dito na kayo ay mag-resign dito sa trabaho. Yun. Some of you, pwedeng no choice talaga kayo. Pwedeng kasi yung kontrata po ninyo, hindi pa talaga siya tapos. Medyo matagal-tagal pa siya. For some of you naman po, pwede na talagang pinipigilan po kayo. Tapos, dahil meron kayong utang na loob, ang nakikiusap sa inyo is pwedeng yung nagpasok po sa inyo dyan, yung backer ninyo. Alam mo yun, parang may utang na loob ka. Yun yung nakikita ko dito. Fire signs. Kaya parang nahihirapan ka talaga. Hindi ka talaga makatanggi. So, ito po yung iyong lucky numbers. Sulat po natin ang iyong lucky numbers. So, we have number 7. Okay. We have number 47, 11, 26, 14, and we have number 50. 7, 47, 11, 26, 14, and 50. Yan po yung iyong lucky numbers. Maraming salamat po, Fire Signs. Mag-iingat ka always and i-cleanse muna natin yung space mo para sa mga negativities na kumapit sa'yo. Maybe during our reading or ngayong araw na ito. Kung meron mang mga kumapit po sa inyo na negativities, inaalis na po natin yan. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.